Ayun. sinabay ako na si Jojo. Kanina pa ako dapat eh, no? Eh, busy eh. Joy, makaan dyan. Ayan, taas na ko sa sarili. Solidad. Diaries, isa, no? Actually, hindi ko na sana papatulan itong si, ano eh, si Bag, si Baklang Lipunan eh, no? At, kasi, isipin mo, napakalayo ng issue niya eh. May nagpa-survey pa siya na sino daw ba ang dapat paniwalaan, yung nurse o na engineer, bugaw na sexy dancer, at blah, blah, blah. Para sa akin kasi hindi na tama eh. Hindi na kailangan ma-stop na itong kabastusan itong taong ito eh, ano? At kayong mga nanonood diyan at naniniwala diyan kay Baklang Lipunan, no? Mga babae pa naman karamihan viewers nito eh, no? Ito ay isang pangalipusta sa inyong mga kababaihan regardless kung kung ano yung isipin mo, nagtrabaho ko sa Japan. Mga kagat ang sinasabi niya is parang pokok, which is hindi maganda sa isang sasabihin mong engineer ka, sasabihin mo, lagi mo sinasama yung si Maharlika dyan sa ano mo eh. Hindi mo ba kaya tumayo? Kinausap ko nga si Ninyo Barsaga eh. Ang sabi ni Ninyo, bobo ito eh, bobo. Bobo daw, sabi ni Ninyo Barsaga, no? Alam mo, Baklang Lipunan, no? Ang sinasabi mo ay testimonial evidence yung ano niya, kinukuha niya yung salita ni Ninyo Barsaga at tapos yun yung ginagamit niya para ipambato niya dito kay Banat Bay. At yun daw ay testimonial evidence. Alam mo Baklang Lipunan, ang testimonial evidence, kailangan yung tao ay magtestigo doon sa pangyayari. At tanong ko sa'yo, bakit hindi mo kuhanin si Ninyo Barsaga? At ang para ito si Trillanes eh, mag-aakusa ito ng mag-aakusa. At tapos, alimbawa, katulad ni Banat Bay, inaakusahan niya. Ang gusto niyang magpatunay ngayon na si Banat Bay ay hindi bayaran, ay si Banat Bay, eh ikaw yung nag-aakusa eh. At ang ginagamit mo dito, si Ninyo Barsaga. Eh, ano sabi sa ni Ninyo Barsaga? Bobo ka daw. Oo, bobong-bobo ka daw. Yun ang sabi ni Ninyo Barsaga. Paano mo pa, mahilig ka? Alam mo, ang pagbablog kasi nitong si Baklang Lipunan, puro chismis. Makita mo, inakusahan niya si Banat Bay. May personal knowledge ba siya? Wala. Eh nag-aabuga-abugaduhan ka, bobo ka naman. Paano mo gagamitin sa korte yung sinasabi mong testimonial evidence mo? Eh hindi mo nga kayang hatakin si Ninyo Barsaga eh. Paano ngayon kung sabihin ni Ninyo Barsaga, eh nagjo-joke lang ako eh. Sinisiraan mo yung isang tao base sa narinig mo lang na hindi mo alam kung totoo o hindi. Ang sinasabi mo, bakit hindi mo itinimanda si Ninyo Barsaga kung hindi totoo yung sinasabi ni Ninyo Barsaga? Eh bakit kung ako, ba't nga ititimanda ni Banat Bay? Hindi nga totoo. Diba? May isa ka pong sinasabi na baka ilapas ni Ninyo. Ang gawin mo kasi, Baklang Lipunan, kuhanin mo kung ano yung ebidensya kay Ninyo Barsaga. At masikat kasi si Maharlika at Bagong Lipunan. E tarot-tato pala itong badihan na ito eh. Hindi pinag-uusapan dito yung sikat. Ang pinag-uusapan dito yung mali. E kung di ka pa naman gago, badiha ka eh, no? Kung ikaw ba yung may kapatid na wala namang kinalaman sa pinag-uusapan, ay
Baboy, bintangan mo lang pokpok. Matutuwa ka ba? At kung ikaw ay, kung ikaw yung vlogger na ano, pagbibintangan ka ng wala ka namang ebidensya, pagbibintangan ka ng bayaran, ay matutuwa ka pa. Eh, gago pala ito eh. Diba? Eh, inaalaan mo, ayaw sana kitang patulang, kaya lang. Eh kung sa tingin mo ay tama yung ginagawa ni Baklang Lipunan, ni Kaloy Roy, ay ito ka manood. Eh kita mo nga, kinukontra ko lang yung sinasabi niya, nagagalit ka na. Di ba? Eh how much more yung sinasabi nitong tarantadong Baklang Kaloy na ito na sexy dancer, bugaw, banat, ano yun? Oh, eh paano naging bugaw? Meron ba kayong ebidensya na nagbugaw? Sige nga. Meron ba kayong ebidensya na nagbugaw si Banat Bay? Eh problema kasi si Tarantado ka, palibasa na dyan ka sa Canada, kaya napakatapang ng bibig mo. Ba't hindi ka umuwi sa Pilipinas at doon mo akusahan ng akusahan si Banat Bay? Oh, doon mo akusahan ng akusahan yung mga mocha girls na sila ay sex worker. Ang problema sa inyo, puro kayo mga bobo eh. Bakit hindi ka umuwi ng Pilipinas at doon ka magdadakdak sabihin mong si Banat Bay ay bugaw itong mga mocha girls ay sex worker? Eh matapang ka lang kasi nandiyan ka eh. Anong pinaglalaban mo ba? Ano bang koneksyon nung mga mocha girls sa pinaglalaban mo? Bakit si Ninyo Barsaga ang ginagamit mong testimonial evidence? Kailangan, kung may testimonial evidence ka, kailangan may physical evidence ka rin. Hindi po pwede yung testimonial evidence lang ang iyano mo. Everybody can testify, a testimonial evidence. Halimbawa, sinabi ko, ikaw Roy, Kaloy Roy, ang pumatay kay Jose Rizal. Tatanggapin ba sa korte yon? Dapat meron akong kasamang ebidensya, physical evidence. O nasaan yung physical evidence nung testimonial evidence na sinasabi mo na kay Barsaga? Kasi kung hindi mo kayang patunayan yung sinasabi mong testimonial evidence ni Ninyo Barsaga at wala kang maipakita, sa tingin mo papaniwalaan ka ng korte, gago ka pala eh. Pinaniniwalaan lang ang testimonial evidence kung may personal knowledge o may ebidensya ka. Eh nakita ba ni Ninyo Barsaga na nagkabayaran? Sige nga, tanungin nga kita, bobo. Halimbawa ako, gusto ko maging testigo as testimonial. Ano ko? Ang ibig sabihin noon, kapag ka ikaw ay mag-execute ng testimonial evidence, meron kang personal knowledge, hindi chismis. Ang tanong ko sa'yo, meron bang evidence si Ninyo Barsaga? Meron ba siya ng personal knowledge? O ikaw, may personal knowledge ka ba na si Ninyo Barsaga ay isang magaling na evidence as testimonial evidence? May ebidensya pa si Ninyo Barsaga? E paano kung wala si Ninyo Barsagang ebidensya doon sa sinasabi niya? Hindi po pwede, gago ka. Everybody can say sa Tagalog, hirap na. Lahat ng tao pwedeng mag-akusa. Pwede kang maging testigo. Halimbawa, ikaw, Baklang Lipo na, nakita ko, hinanong mo yung isang lalaki, sinupsup mo. Pwede ko magtestigo to kasi nakita ko. Ang tanong ko sa'yo, nakita ba ni Ninyo Barsaga na nagkaroon ng bayaran? Yun sa kanya, maniniwala ako doon na kung sinabi niya siya binayaran, siya yung binayaran eh. Siya yung nagsabing siya'y binayaran.
Pero pag sinabi mo, sabi ni Ninyo Barsaga, pinapaamin nga ni Ninyo Barsaga eh. Ibig sabihin, wala siyang hawak na ebidensya. Diba? Ano ba sabi ni Ninyo Barsaga? O umamin na kayo, umamin na ako. Eh kung di pala gagutong puta to eh. Anong koneksyon ng mga babae sa pinag... Alam mo, kaya ako pinanggigigil sa tarantado ka. Engineer ka pa kuno. Hindi ka pala kakaintindi ng yan. Respetuhin mo yung mga babae, gago. Palibasa, bakla ka yata. Kaya wala kang pagtingin sa mga babae. Kaagaw mo sa mga lalaki siguro, yung mga babae. Kaya galit ka sa mga babae. Eh kung di ka pa naman tarantadong gago ka eh. Lagi mo sinasama yung mga babae. Anong mapapala mo ba doon? Tumataas ba yung pagkabakla mo pag sinisiraan mo yung mga babae? O ano sabi sa inyo ni Ninyo Barsaga? Bobo ka raw. Utang ng gagong to eh. Ayaw mo tigilan yung pagbablog mo na chismis. Alam mo, yung vlog mo, puro chismis lang. Sabi ni ano, sabi ni Ganire, sabi nung puting ahas, sabi ni Ganire. Hindi tatayo sa korte yung mga pinagsasasabi mo. Mahilig ka lang din mag-abogado-abogaduan. Testimonial evidence. Gunggong, hindi tatayo sa korte ang chismis. Hindi ka, baka paluin ka ng malyete ng judge kapag ka yung sinasubmit mong mga ano ay puro chismis at opinion. Eh kung di ka pa naman gago eh. Engineer, nag-aaral ka mo ng law. Papalo ko pa sa libro ng law mo eh. Kung di ka pa naman bobo eh. Testimonial evidence. Hindi po pwede yung testimonial evidence lang gago. Kailangan meron kang physical evidence or meron kang personal knowledge. Kung may personal knowledge ka, papatunayan mo pa yung knowledge mo bilang personal kang nandoon. Hindi dahil sinabi mo, paniniwalaan ka na ng korte. Dahil umamin akong pinatay ko siya, ituturo ko na yung kapitbahay ko, maniniwala na yung judge. Halimbawa, pinatay ko yung kapitbahay kong isa. Eh may kagalit ako. Judge, ako po ang pumatay dyan eh. Pero kasama ko po yung kapitbahay ko. Ibig mo sabihin eh, ipakukulong na nun judge yung kapitbahay ko. Dahil, sinabi ko na isa akong kriminal. Tandaan mo sa korte, mas mababa ang pagtingin nila sa mga taong may record kaysa sa wala. Eh gago to puta, puro ka testimonial evidence, testimony. Puro chismis naman yung daladala mo. Tigilan mo na yung kakaano mo sa mga babae. Puta, nakakapikong ka eh. Sabi daw ni Ninyo, nabayaran daw si Ninyo. At si Banat Bay, kailan pa daw amin bayaran din? Tanong daw kay Banat Bay yun. Kaya nga, isipihin, walang personal knowledge si Boss Ninyo. Accusation lang ni Boss Ninyo yun. Ngayon, ikaw, ina-accuse mo rin si Banat Bay base dun sa accusation ni Ninyo Barsaga. Eh, kung di ka pa naman, gago eh. Ina-accusahan ni Ninyo Barsaga si Banat Bay. Ang sabi ni Ninyo Barsaga, umamin ka na. Ibig sabihin, wala siyang ebidensya. Ngayon, ina-accusahan mo si Banat Bay base dun sa sinabi ni Ninyo Barsaga na ako ay bayaran, kayo Banat Bay, bayaran din, umamin na kayo. Eh nasan nga ebidensya? Wala nga ebidensya eh. Tapos yan mong ginagamit, may pa-testimonial evidence ka pang bakla ka. Ibig sabihin, wala ring hawak na ebidensya si Boss Ninyo Barsaga. Pero dahil gusto mo magpasikat, ginamit mo yung si Ninyo Barsaga. Eh ano sabi sa inibin Ninyo Barsaga?
Gusto mo iparinig ko sa'yo? Bobo ka raw. Hindi ka raw niya pinapansin kasi bobo ka daw. Abi, chismis lang eh. Ginagawa mong totoo. Kayo namang mga followers mo, paniwalang paniwala sa'yo. Abi, sino ka ba? Chismis lang gusto mong... Alam mo, kayong mga nanonood dyan kay baklang ano, kayo mga babae pa naman kayo. Eh, hindi kasi po, Garte, hindi naman po pwede. Alam mo, ang mga vloggers, may kanya-kanyang prinsipyo yan, may kanya-kanyang pamamaraan yan kung paano sila mag-vlog. Hindi naman po pwede. Eh, kasi ang gusto nito si Baklang Lipunan, yung sinasabi ni gayahin ni Banat Bay, si Baklang Lipunan. Kapag ka nag-vlog si Maharlika, ang gusto ni Baklang Lipunan, gayahin siya na i-chismis din niya yung vlog ni Maharlika. E napaka walang iamong tao eh. Mga babaeng nananahimik, hindi ka naman kilala. Hindi nga sila nagbablog ng tungkol sa politika. Sasabihin mong ibinubugaw ni Banat Bay. Kasi once na tinawag mong bugaw si Banat Bay, ibig sabihin nung nagbubugaw siya. E kaya mo bang patunayan yan? E wala ka namang kayang patunayan kasi nga, chismoso ka lang. Oh? Oh, ngayon, paano mo sinabi mong di ba? O ba't binabanatan niya si Tambaluslos? Ano ngayon ang dahilan mo? Hindi po pwedeng pagbobo ka, bobo rin kami. Hindi po pwedeng pagchismoso ka, chismoso rin kami. Eh hindi nga kami chismoso. At hindi naman kasi kami kasi bobo mo. Eh gusto mo yata ay pagchismoso ka, chismoso rin kami. Aba, hindi po pwede yun. Hindi kami mahilig sa chismis. Kaya lang ang chinichismis mo kasi, wala namang kinamalayan. Ibig sabihin, pag nasa Japan, putangin na mo, kung nasa harapan kita, itutok-tok ko yung mukha-sangka, yung hugis-sangka lang mukha mo sa simento eh. Sa totoo lang, napakabastos mo. Sasabihin mong engineer, bastos ka brad eh. Ako nagmumura ako pero never ako ng bastos ng babae. Tangina mo, ano bang nanay mo, di ba babae? Eh sige, sabihin na natin merong nag-ano sa Japan. Eh, dapat nga maawa ka pa doon sa mga tao eh. Kasi, kung susundan ko yung logic mo, abay mahirap magpokpok. Dapat nga maawa ka pa doon sa mga... Alam mo, yung mga nagpupunta sa Japan ng mga babae nagsasayaw, hindi nila gusto yon. Wala lang silang choice. Tapos iisultuin mo pa. At sobra kang mga insulto. Sasabihin mo, may extra... Ano tawag doon? Gago to po. Sarap sa pakin eh. Meron ka pang patista. Doon ako mata pobre. E putangin na mo, may anak din ako sa Canada. Alam ko kung ano buhay sa Canada. Gunggong. Baka nauna pa nga yung anak ko sa'yo dyan. Ikaw, kailan ka lang naging citizen dyan? Yung anak ko, 10 taon na dyan citizen. Gunggong. Patay gutom ka rin dyan. Anong sasabihin mo? Nakakaano kayo? Nakakabuisit ka lang. Tangin.
yung kagagamit mo to sa mga babae? Eh, ang taas na nga ng ano mo eh. Ang taas na nga ng views mo, kakachismis mo kay Maharlika eh. Bakit kailangan idamay mo pa yung mga babae? Huwag mo kaming ipari sa'yo na bobo. Alam mo, yung mga bobo, lagi nila pinagmamalaki kung ano sila. Para, alam mo na, eh, chismoso ka, hindi ka naman vlogger eh. Sinang mas gusto mo ka, Spencer Stipe o sa Baklang Lipunan? Wala. Wala, Chris Diary. Diba? Nakakapikon eh na... Paano bang naging sikat yung gago na yan? alam mo, yung kasikatan, eh sabihin, mas sikat pa sa kay Kong TV. Sikat lang siya dyan sa mga followers niya na mahilig sa chismis. At kayo, mga babae kayo, please lang. Regardless kung ano man ang paghanga nyo, lalong-lalo na kapag kayong mga babae, hindi naman siya inaano. Aba, eh, sino pang magtatanggol sa grupo ng kababaihan kundi kayo? Bakit kinakampihan nyo yung ganyan? Nagtataka, minsan nakakapagtaka rin eh, no? May mga tayong, hindi, ibig sabihin, ang daming mga babaeng mga followers niyan. Ah, pinagtatanggol nyo pa eh, pagka ganyan ang ganyan ng mga tao, unang-una, wala namang ginagawang masama yung mga mocha girls. Ba't lagi mong isinasama dyan sa vlog mo? Gusto mo ba na iwanan ni Banat ba yung mga mocha girls at eh, sa'yo sumama? Ano, titirahin mo si Banat ba? Diba? Ako, walang kaya ako. Eh, sinabi ko pang mabait ako, nagmumura ako. Pero ako, hindi ako maabot doon sa punto na dadalawahin ko yung pagkatao ng mga babae. Huwag ganon, Brad. Huwag kang... Ah, alam mo, kung nasa harapan kita, dadaguhan kita eh. Wala kang respeto sa mga babae. Kaya siguro, bakla ka siguro, kaya ganun. Matuto ka ng respeto sa babae, Brad. Tapos pag minumura ka, nagagalit pa yung mga followers mo. Eh, mga tanga yung followers mo pag ganun. Anong gusto mo, palakpakan ka namin dahil sa inaalipos tama yung mga babae. Hindi, kasi may nakakabuhis ito eh. Diba? Isipin mo, ang ginagamit lang niyang ano, si Basia, si Ninyo Bansaga. Sabi nila. Ano bang, anong alam mo ba kung bakit sinasabi ni Ninyo Bansaga yon? Misogyn. Hindi, nakakabuisit dito, Res Vaccine. Okay lang na magbakbakan kayo sa isyo ni Banat Bay eh. Pero lagi mong sinasama yung mga babae. Eh kung ganyan ka kakatapang at ganyan ka kaintelihente,
Umuwi ka ng Pilipinas. Sasabihin mo, makabayan ka, tapos i-denounce mo yung pagiging Pilipino mo. Kasi naging Canadian, ano ka eh, immigrant eh. No? Paano ka naging makabayan, tarantado ka? Pinagkakakit, dapat nga yung sweldo mo sa YouTube, ibigay mo kay Maharlika eh. Bigay mo na lang kay Maharlika. Kasi yung vlog mo, vlog ni Maharlika. Kaysa isang content mo, ang source mo pa, si Ninyo Barsaga. Yung pa ang gagawin mong testigo. Morning news, Agong Dr. Po. Patalon-talon yung topic niya, may sira yata sa ulo. E paano ngayon kung sabihin ko sa'yo na ikaw, yung pamilya mo ay pinapatay sa Pilipinas, kaya ka tumakas? Oh, sabi ng isang viewers ko, kasi mahilig kang maniwala sa viewers eh. Gagayahin ko ngayon yung logic mo. Ang sabi ng isang viewers ko, kaya ka daw napunta sa Japan at papuntang Canada, tumakas ka ng Pilipinas. Kasi yung tatay mo pinatay at susunod ka na raw patayin. Oh, eh ganun ka eh. Ganun yung basihan mo sa dahil lang sa viewers. Eh paano ngayon kung yan yung kapitaling ko na sabi ng viewers, pinagpapapatay daw kayo sa Pilipinas kaya ka tumakas. Nagpunta ka ng Japan tapos pumunta ka ng Canada at hindi mo na balak umuwi ng Pilipinas kasi papatayin ka rin. Eh ako, base sa aking analysis, maaaring totoo kasi bakit? Bakit ka umalis ng Japan? Eh ang ganda-ganda sa Japan. Malaki sweldo doon. Diyan sa Canada, mahirap ang buhay diyan. Kasi bakit? Eh baka hindi ka maging citizen diyan sa Japan, mapauwi ka, kaya tumalong ka ng Canada. At diyan, pwede kang maging immigrant para hindi ka na makabalik sa Pilipinas at nang hindi ka mapatay. Oh, eh yun yung logic mo, di ba? Ay mo tigilan niya katarantaduhan mo eh. May pa survey ka pa, putang ina ka. Ano ka ba? Sikat ka ba? Bakit? Yun naman mga bobong mga manonood dito, Buster. Sumagot naman to sa survey. Sino paniniwalaan nyo? Nurse, engineer, buga or sexy dancer? Eh kung di ba naman kayo mga tanga eh, niluluko kayo eh. Anong koneksyon nun? Ano koneksyon nun? Bakit mo? Alam mo, kayong naniniwala dyan na bumoto doon sa survey, kayo yung mga bobo. Ibig mo ba sabihin, eh, kung ikaw ay nurse at engineer, lahat na sasabihin mo ay kapanipaniwala at kapag ako'y bugaw at dancer ako, hindi na ako kapanipaniwala. May kawawa naman kami. Diba? Kawawa kami. Eh, hindi kami engineer, hindi kami nurse. So, kailan palang mga nurse at mga engineer ang dapat paniwalaan? Ganun ba yan? Eh, paano yung mga lawyer dapat? Diba? Ay, salamat po, Ma'am Morning Dew. Sa super sticker. Super sticker pa si Ma'am Morning Dew. Ganun ba ibig mo sabihin? Eh, pag-engineer, kailangan mag-engineer ka muna para kapanipaniwala ka. Marilo Tojero sa charate. Tigilan mo na, kaputangin na mo, tigilan mo na yan. Ngayon kung ayaw mong titigil yan, umuwi ka ng Pilipinas, uuwi ako. Sasapakin ko yung mukha mong mukhang sangkalan. Napaka walang hiya mo eh. Walang hiya ka sa totoo lang. Pinakikita mo yung, hindi ba nakikita ng mga viewers mo yung kawalang hiya nitong putang ina to? Napakahilig mong manlait. Putang ina mo eh, immigrant ka lang dyan sa Canada, tumakas ka lang sa Pilipinas eh. Ang yabang-yabang mo na.
Diba? Napakabastos eh. Akala mo na kung sino nakakuha ka lang ng immigrant status dyan eh. Ang yabang-yabang mo na. Putangin na mo, pag nagpunta ako sa Canada, hanapin kita. Ah, hanapin kita dyan, putangin na mo. Idadak, ibabawang kita sa yelo nang hindi ka na pamarisan. Paano po makita nila? Madali. Hindi. Alam mo kayong mga nanonood kay ano kay Plan Budol Bakla. Kayong mga nanonood diyan kay Baklang Lipunan. Ako para sa akin yan na yung boundary para layasan ko sila. Alam niyo kung bakit? Kasi napakalayo naman nung as a political blogger o as a political analyst na sinasabi niya or whatever, as a blogger na sinasabi niyang matino siya, dapat layasan niyo na yan kasi hindi na tama eh. Isipin niyo, nilalait niya yung mga babae na nagtatrabaho sa Japan o, at itong mga mocha girls. Ako, hindi ko naman kilala yung mga mocha girls eh. Sinasabi ko lang bilang mga babae, hindi tama na akusahan mo yung mga tao na kapag ka nagpunta sa Japan, ay pok-pok. At ang sinasabi mo, boy, kasi tinatawag mong bugaw pa si Bay, eh, si Banat Bay. Eh. Ibig sabihin, binubugaw ni Banat Bay yung mga mocha girls. Anong karapatan mo na akusahan yung mga babae na sila ay binubugaw ni Banat Bay? Meron ka bang ebidensya? Meron ka bang sinasabi mo lang testimonial evidence? Meron ka bang personal knowledge doon sa mga pinagsasabi mo? At hindi mo pwede sabihin opinion yun. That is an accusation. Mamunin na sa ito, salamat po sa super sticker. That is an accusation, hindi yan opinion o analysis. That is an accusation. Umuwi ka sa Pilipinas at papakiusapan namin si Banat Bay na idemanda ka at malalaman mo na hindi opinion yung sinasabi mo kundi isang accusation. Yun lang sabihin mo yung bugaw si Banat Bay, that is an accusation. Hindi mo yan opinion. Diba? Nakakagigil ako dito. Ayoko na sana itong pansin. Tanga nga eh, bobo eh. Kasi kung pinanonood ko ito, walang laman yung kanyang pagbablog eh. Walang laman. Kaya lang ako, kaya ako na nung minano ito, nung una pa lang na binabakbak. Ako yung unang bumakbak dito eh. Kasi napikon ako. Kasi binabanatan niya si Banat Bay. Inaakusahan niya si Banat Bay, sinasama niya yung mga babae. At ang source niya lagi, si Ninyo Barsaga. E naging kaibigan namin si Ninyo Barsaga. Kami nga hindi nakisaw-saw doon eh. Hindi nga kami nakisaw-saw doon sa away nila nung Banat Bay at saka nung ni Ninyo Barsaga eh. Hindi nga namin ginamit si Ninyo. Hindi nga namin isipin sabihin, hindi kami naniniwala kay. Kilala kasi namin si Ninyo Barsaga. Ikaw, hindi mo naman kilala si Ninyo Barsaga. Tapos, ginagamit mo. At paniwala naman yung mga viewer mo. Dapat dito magtayo ng perya eh. Dapat sa'yo magtayo ka ng perya eh kasi mahilig ka sa bingo. Utangin ng bingo-bingo na yan. Ang hilig mo sa bingo. Magsusugal ka ba? Wala, nasa Canada na yan eh. Ang yabag-yabag mo, naging immigrant ka lang dyan. Akala mo naman, ang sarap-sarap ng buhay. Oh, yung anak ko nga, hindi ako mabigyan ng pera eh. Oh, nurse pa yung anak ko dyan. Oh, nurse yung anak ko dyan eh.
masyado kang mapagmataas, masyado kang makapanlait. Hindi ba, River Hunter? Ruwe, ay, shoutout sa iyo, Rowena Llamera, yan, mega love shoutout, watching from Switzerland. Ay, isa nating kaibigan, si Rowena Llamera. I mean, wag ganon, wag, ako, alam mo, hindi ba tayo yung nagmumura ka o hindi ka nagmumura kung ikaw yung tao ay walang ya o hindi? Kung ano yung sinasabi niya at ginagawa niya, isipin mo, babae, lalapas tanganin mo. Paano kung sabihan kita ng nanay mo, ay kaya ka ipinanganak, ay pokpok, at hindi mo alam kung sino tatay mo? Ito naman yung point niya, pinatitimahan niya si Ninyo Barsaga. Eh kung di ba naman, bubutong putangin ng baklang lipon. Ba't mo utusang itibanta si ano para lang ano, patunayan yung sinasabi mo? Di ba? Ay salamat, Taruena Llamera. No, salamat. Kundi ka ba naman gago? Naku, kung sa'yo putangin na ka. Naku. Naku. Bing. Magpapaalam na ako ta, ano. Ako, ito lang masasabi ko sa iyo, baklang ano. Kung gusto mo ng diskusyon, magdiskusyon tayong dalawa, sige. Pero tigilan mo na yung kakaalipusta mo sa mga babae. Please lang po, tangina mo. Mumurahin kita araw-araw pag hindi mo tinigilan yan. Oh, yung boss ko to, nag-text na. Ano bang issue mo? Yung mga girls o yung mga babae sa Japan? O itong corruption? Ano ba talaga pinaglalaban mo rito? Hindi na kita maintindihan. E palibasa, bakla ka yata, bakla ka. Kaya hindi ka talaga maintindihan yung pinanggagagawa mo. Ano bang pinaglalaban mo rito? Yung corruption ng nung nambutol sa inyo ng si BBM o itong mga Mocha Girls o si Banat Bay? Alin ba talaga? Ano bang issue mo? Kaya ka nabutol eh. Bobo ka eh. Hindi mo alam kung ano yung gusto mong ipaglaban. Ayun, nasabi ni ano, ni ano, opinion is presenting an idea, accusation is someone negatively. O, yun. O, yan o. Basahin niyo kay Rex Maxi. Ano ba talaga pinaglalaban mo, baklang lipunan? Yung korupsyon, yung kung paano kayo nabudol, o yung chismis. Alin ba? Guguluhan ako sa iyo eh. Abay, pag chismisan lang, abay, hindi kami pwede dyan. Kaya ka lang namin pinapatulan, alam mo ba? Kaming mga iskonyan. Dahil pinipilit mong isama yung mga babae. Kung sa kanila nagawa mo yan, kaya mo rin gawin sa iba yan. Wala ka ng takot na mambastos at lumapastangan ng babae. Nagawa mo dito sa grupo ni Banat Bay, kaya mo lang gawin maskin sa follower mo. At ginawa mo na nga yan kay Ma'am Dansky eh. Pinanunood ko si Boss Jojo eh. Una pa lang alam ko na si Dansky yun eh. Kasi may ano kay ano si Dansky Altamirano. Isipin mo. Ginawa mo sa Mocha Girls, ginawa mo pa rin kay Dansky. So lahat ng babae, wala ka nang rerespetuhin. Kaya mo nang bastusin. Kaya kayong mga followers nitong mga babae, abay mag-isip kayo. Kung ayaw niyong bastusin kayo nito sa comment section, puro yes sir, sabi, yes ma'am, bagong lipunan. Opo ma'am, bagong lipunan, sexy po kayo. Or else, babastusin din kayo nito. Isipin mo si Dansky Altamir, si Dansky binastos nito.
Kami nag-aaway nung panahon namin ni Dansky, magkaiba kami ng ano. Nag-aaway kami niyan, hindi ko binastos. Tanong mo kay Dansky, magkagalit kami. Hindi ko binastos yan. Bakit? Eh, babae. Nag-aaway pa kami. Eh, ko naman, itong mga mukha guys, wala namang kaalam alam sa kabaklaan mo. Itong si Tansky, tinulungan ka pa raw. Eh, yan ba yung... Diska? Hindi ako agree dyan, Spencer. Wala hindi niya magagawa yan kay Maharlika. Aba, hindi niya pwedeng gawin kay Maharlika yon. Kasi mawawalan siya ng vlog. Mawawalan siya ng ano, content. Ah. Hindi niya gagawin yan kasi may pakinabang siya doon. Eh. Hindi niya gagawin yan. Itigil mo na yan, baklang lipo na, kung hindi. Makakatikim ka sa amin araw-araw ng mura. Which is, okay na, sabi mo nga, sumisikat ka. Eh talaga sisikat ka sa kawalang yan. Kung ano yung issue mo na ipinaglalaban mo as political vlogger, ano ka ba? Political vlogger ka ba o chismis vlogger? Alin ba doon? Ngayon, kung chismis vlogger ka, eh titigilan ka na namin. Eh, chismoso, chismis vlogger ka pala. Pero kung kiniklaim mo na isa kang engineer at isa kang political vlogger at lumalaban ka sa corruption, may put, eh, tarantado ka, eh, tigil mo na yan. Kasi hindi bagay sa'yo. Huh? Yes or no? Ang ilang baklang lipunan to. Di pa tayo tapos. Tigilan mo yan, ha? Papaalam na ako. Nag-text na yung amo kay. Salamat sa inyong lahat, ano? Sa mga nagtsagang manood, tsaka mumura ko. Salamat po sa mga nag-super singer kay Rowena, sa kay Morning Dew, sa kay sino isa? Kalimutan kay isa, si tatlo yun eh. Anong pangalan ng isa? Hanapin ko nga, baka naka, padalang lang ako magka-super chat eh, akalimutan ko. Akalimutan ko. Rowena Llamera, sino pa ba isa? Si Ma'am Morning Q yung isa eh. Sino pa ba isa? Victor Kisa, shout out sa'yo. Ano? Shout out sa inyo lahat. Ano? Okay. Binaba, ito si Monica Saito, salamat po. Dating viewers natin to, si Ma'am Monica. At salamat din po sa inyong lahat na nagtsatsaga na ako'y magmura. Walang iya po ako. Walang iya po ako. Pagka, ako kasi, maski na nung araw, huwag mong babastusin yung babae. Pag nakita kong binabastos mo, talagang mag-aaway tayo. Hindi man ako mabait, no? Kaya lang, hindi kasi maganda sa social influencer. Tapos papalakpakan nyo pa, hindi maganda yan. Ginagawa nyo gago yung sarili nyo, binabastos na nga kayo eh. Hindi dahil ka, hindi kayo yung binumura, eh matutuwa kayo, wag ganon. Unang-una, itatag mo yung mga taga-babae sa Japan na pok-pok. Anong karapatan mo para husgahan yung mga tao? Alam mo ba ang pinagdadaanan ng mga babaeng nagtatrabaho sa Japan? Huh? Alam niyo ba pinagdadaanan nun? Ako, ang dami kong kaibigan sa Japan ngayon. Yung iba, nakakausap ko. Yung iba, doon na nakatira. Kaya gigil na gigil ako sa'yo, putang ina mong baklang lipunan ka. Alam na po, madadagdag ang memora ko.